Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng manonood ng live. So umagang ito ay patuloy na ang gawain ng Panginoon ay siyang mataas. Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, kami po ay mula sa Distrito 6, sa pangunguna po ng aming Pastora Sherry Manansala at pinangungunahan po sa Masaya Bay, Door of Faith, Pastor Jeffrey Manay. Hallelujah. Sa umagang ito, tayo ay pansumandaling magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa umagang ito, Panginoon, na kami ay minsan pang makapagpupuri, makapagpapasalamat sa inyong kabutihan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kayo na nagbibigay sa amin ng kagalakan, Panginoon, kaligayahan, O Diyos. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon, dulot niya ay ligaya. Hallelujah. Aming Diyos na mahabagi, kinalimutan aking nakaraan. Di man mahabang
Panginoon. Salamat sapagkat kami nakapagpapatuloy, O Diyos, sa kung anong layunin po ninyo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng mga nangyayari, O Diyos, kami hindi ninyo pinababayaan, hindi kayo nagkukulang sa bawat isa. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, sa lahat po ng nanonood at manonood pa, Panginoon, pagpapala ay sumaka nila ngayon pa lang, maranasan nilang kapangyarihan na dulot mo, Panginoon, kapangyarihan na siyang papawi, O Diyos, ng aming mga problema, pagsubok, pinagdaraanan, O Diyos. So umagang ito, Panginoon, gamitin niyo po ang tagapagsalita at itago sa inyong likuran. At patuloy na kayo po ang magpakahayag sa umagang ito at madakila sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Patuloy na magrema ang inyong mga salita sa aming mga buhay pananampalataya. Muli po, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa inyo ang gawain ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Diyos ngayon pong umaga pong ito. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan. At salamat sa Panginoon dahil binigyan po niya tayong muli ng buhay at lakas upang makapagpuri, makapagpasalamat at makapaghandog ng nararapat na pagpupuri para sa ating Panginoon. Amen. So kung tayo po ay may banal na kasulatan, makipagbukas nga po kayo sa akin sa aklat po ng Roma, Kabanatang 5, Talatang 8. Sa Romans 5 verse 8 po. Romans 5:8, kung atin pong nasumpungan na ito pong sinasabi ng salita ng Panginoon, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, sabi po dito, pinakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin sa ganitong kaparaanan. Nung tayo'y makasalanan pa, ibinigay ng Panginoon binigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. So ang pag-uusapan po natin ngayon, bagamat hindi po ngayon love month, no? Hindi po ngayon February, pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay the unending love of God. Amen. Yung walang hanggang pag-ibig ng Panginoon, yung walang katapusang pag-ibig ng Diyos. So katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi man po ngayon love month, pero yung pag-ibig ng Panginoon sa atin sa araw-araw po ay talagang nararanasan po natin. Kaya mag-feel natin parang araw-araw love month dahil yung pag-ibig ng Panginoon ay araw-araw po nating nararanasan. Amen. Sa ating mga buhay. So, ano nga po ba ang sinasabi ng dictionary salitang love? Sabi po dito, love is unconditional affection with no limits or condition. So, yung pag-ibig ay isang strong feelings o isang damdami na parang pag naramdaman mo ay, sabi nga, pag ibinigay mo, hindi ka humihingi ng kondisyon. O kapag ibinigay mo, limitless yung pag-ibig na ibinibigay mo. So, ano naman po yung sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol sa pag-ibig? Sabi po sa 1 Corinthians 13 verse 4, sabi po doon, love is patient, love is kind, it is not envy, it is not boast, it is not proud, it is not envy, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Amen. It always trusts, always protects, always hopes, and always persevere. So sabi po doon sa salita ng Panginoon. So ngayon pong umagang ito, ang pag-uusapan po natin ay paano na ipakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig para po sa atin. So paanong paraan ipinakita ng Lord yung ating pag-ibig para po sa atin. So may apat na bagay po tayong pag-uusapan ngayong umagang ito. Ang una po ay He died for us. So katulad po ng teksto na ating binasa, sa Romans 5:8, nung tayo'y makasalanan pa, ibinigay ng Panginoon yung kanyang buhay para po sa atin. So, binigay ng Diyos yung kanyang buhay para sa atin, bagamat siya ay matuwid, bagamat ang Panginoon ay hindi nagkasala sa tao at hindi rin nagkasala sa harapan ng Diyos, pero yung pag-ibig ng Panginoon ay patuloy po nating naranasan na bagamat tayo ay hindi marapat, pero yung marapat sa buhay na ibinigay ng Panginoon
ay talagang salamat sa kanya dahil doon tayo ay nalinis ng Panginoon, ng Diyos. Dahil doon nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. Dahil sa buhay ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng buhay na ganap sa harapan ng Diyos. So, alam niyo po ano, sabi po dito, yung ginawa ng Panginoon ay hindi lang natapos doon sa pag-aalay ng buhay ng Diyos. Hindi lang natapos doon sa namatay ang Panginoon, muling nabuhay ang Diyos, kung hindi, yung kapakinabangan po natin doon sa panahon na talagang binigyan tayo ng kapakinabangan ng Panginoon doon sa pagkamatay niya. So, hindi lang po napatawad yung ating mga kasalanan kung hindi nagkaroon po tayo ng kalayaan na makalapit sa harapan ng Panginoon, na wala po yung gap between sa tao at sa Diyos, na talagang tinanggal ng Panginoon dahil dun sa pag-alay niya ng kanyang buhay. Ngayon po ay malaya tayong nakakalapit sa Panginoon, malaya tayong nakapagpupuri sa ating Diyos, malaya tayong nakakadalangin, malaya tayong nakadadaing sa mga bagay na mga problema, mga bagay na hinaharap natin sa ating buhay. So, salamat sa Panginoon dahil doon sa buhay niya na ibinigay para sa atin, may kalayaan tayong makalapit sa ating Diyos Ama. At higit pa lalo doon, hindi na natin kailangan pang pag nagkasala tayo ay maghandog pa tayo ng mga hayop, magpatay pa tayo ng hayop para ihandog sa Panginoon. At sabi nga sa panahon ng Biblia, ano po, kapag sila ay nagkakasala, kailangan pa nilang maghandog ng mga tupa, ng mga tinapay na walang libadura para lang matakpan yung kanilang kasalanan. Pero salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi na natin kailangan iyon dahil mismo yung buhay na handog, na yung buhay ng Diyos na ibinigay sa atin, ay siyang hindi lang tinakpan yung ating mga kasalanan. Kung hindi inilinis ng Diyos yung ating mga kasalanan, inalis tayo doon sa lugar na talagang nagkakasala tayo. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig ay ibinigay niya yung kanyang buhay para po sa atin, na tayo ngayon ay naririto at nakakalapit sa harapan ng Panginoon. Amen. So, sa pangalawang bagay po, He forgives our sin. So, pinatawad na tayo ng Panginoon sa atin pong mga kasalanan. So, sa 1 John 1:9, sabi po doon, kung ipapahayag ng iyong mga labi na ikaw ay makasalanan, tapat at banal ang Panginoon na tayo'y kanyang patatawarin. So, pinatawad na tayo ng Panginoon doon sa ating mga pagkakasala. So, ang kailangan lang po talaga natin gawin ay lumapit at magkaroon ng mapagpakumbabang puso sa harapan ng Panginoon, dumalangin sa kapatawaran ng Diyos. Amen. At pagkatapos po noon, ay tayo po ay magsisisi na sa ating ginawa. At tayo magsisimula ng hakbangan yung kalooban ng Panginoon. Oo, bagamat mahirap, kung tayo po ngayon ay nasa sitwasyon na parabang nasa kasalanan tayo, kung tayo ngayon nasa sitwasyon na parang ang hirap alisin nung bagay na hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon, dumalangin lang po tayo sa Lord. Sabi nga po, hindi maikli yung kamay ng Panginoon upang tayo'y abutin. Hindi bingi ang Lord upang dinggin yung ating mga panalangin para sa Kanya. So, wag po tayong mahihiya, kasi minsan, pagka ang tao nakagawa ng kasalanan sa kapwa-tao, minsan nandoon yung parang nahihiya ka ng lumapit, nahihiya ka ng kausapin, kasi nagawan mo ng masama. Amen. So, pero dapat po hindi ganun, kasi pride po iyon. Kapag tayo ay nagkaroon ng pagkakasala, aminin natin, i-accept natin sa sarili natin na nagkasala tayo para mawala yung pride, para mawala yung pagmamataas na nanasa sa atin, na makahingi rin tayo ng tawad dun sa taong nagawa natin ng kasalanan. Amen. So, ganun din po sa Panginoon. So, kapag tayo may nagawang kasalanan sa Panginoon, sabi nga, gaano man kalaki yung kasalanan na nagawa natin sa Diyos, gaano man karami yan, pero pag yung puso natin na once na lumapit tayo sa Panginoon, yung puso natin na may pagpakababa, totoo na talagang humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, at pagkatapos noon ay nandoon yung pagsisisi natin. Alam niyo po, hindi malabong bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong simula, hindi malabong bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso, hindi malabong bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay na makapagsimula at makalakad sa kanyang kalooban. So, lagi lang po natin iisipin na kapag tayo, kung tayo ay nasa sitwasyon ng
nasa kasalanan tayo. So, lumapit lang po tayo sa Panginoon. Tayo po'y aabutin ng ating Diyos na mahabagin. So, at kung tayo naman po ngayon ay nasa sitwasyon man na nagkakasala dahil hindi tayo magkaroon ng pagkapatawad para sa iba, o may galit tayo sa iba, may hininakit tayo sa iba na na bakit ganito yung ginawa sa akin, hindi ko siya mapapatawad, bakit ganito yung ginawa niya, sinuklian ko siya ng mabuti pero ganito yung ginawa niya sa akin. So kung tayo po ngayon na sitwasyon na hindi tayo makapagpatawad, ito na po yung panahon para tayo ay magpatawad para sa ating kapwa. Ito na yung panahon para patawarin natin yung nagkasala sa atin at palayain natin yung sarili natin. Sabi nga, pag tayo ay nagpapatawad, hindi naman yung pinapatawad natin yung nagkakaroon ng ano rin eh. Sa pag tayo ginawa ng kasalanan, so tayo yung unang naapektuhan. So kung hindi ka nakakapagpatawad, tapos yung hindi mo pinapatawad ay masaya, mayroon ng kagalakan, meron ng kapayapaan sa buhay niya, pero ikaw na hindi pa nagpapatawad, lahat ng yun hindi mo mararanasan. Wala kang kapayapaan, wala kang peace, kasi may puot sa loob ng puso mo. So may galit sa puso mo na hindi mo siya mapatawad, pero kung ngayon ay mapapatawad natin sila at ipapasa Diyos natin yung ginawa sa atin, alam niyo po, hindi malabo na magkaroon tayo ng kagalakan din. Hindi malabo na yung kapayapaan ay maranasan po natin. At amen. Isang mahirap, isa pong bagay na talagang minsan ay nakakapagpabagal ng ating pagsunod sa Panginoon. Yung mga bagay na dapat na isuko na natin sa Panginoon, na dapat ay naibigay na natin sa Lord, ay patuloy pa rin po nating pinanghahawakan. So, kung tayo po ngayon nasa sitwasyon na hindi tayo magpatawad, so, deserve po natin yung peace, deserve natin yung kagalakan na ibinigay ng Panginoon. Kaya wag po nating hayaan na maagaw yung kagalakan natin dahil amen, hindi tayo nakakapagpatawad. So, ito na po yung panahon para magpatawad tayo sa iba at patawarin din natin yung ating sarili sa mga kasalanan na ating nagawa. At lumapit tayo sa Panginoon upang humingi tayo ng kapatawaran, magsisi at humakbang sa kalooban ng Panginoon. Amen. So, sa pangatlong bagay po, so, He gives us of what we don't deserve. So, binigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na hindi natin deserve. So, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, so, binigyan tayo ng Lord, dahil sa pag-ibig at kahabagan ng Panginoon, binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos, binigyan tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Oo, nandyan yung pag-ibig ng pamilya mo, nandyan yung pag-ibig ng kapatid mo, nandyan yung pag-ibig ng asawa mo, ng mga anak mo, pero iba pa rin po talaga ang pag-ibig ng Panginoon. Iba pa rin yung pag-ibig na nararanasan natin na ibinigay sa atin ng Diyos, bagamat maraming nagmamahal sa atin, pero titiyakin ko po sa inyo, iba pa rin po talaga ang pag-ibig ng Panginoon na ibinigay po para po sa atin. Kaya salamat po sa Kanya dahil yung mga bagay na hindi natin deserve ay ibinigay po sa atin ng Panginoon. Ano niyo po, ginamit tayo ng Lord, bagamat hindi tayo marapat na gamitin ng Panginoon, ginamit tayo ng Lord para sa Kanyang kaluwalhatian. Ginamit tayo ng Panginoon para makapaglingkod sa Kanya. At isa po yung pribilehiyo para sa atin na naglilingkod sa Panginoon, isang pribilehiyo na magamit ng Panginoon. At pinagkatiwala, hindi lang tayo ginamit ng Panginoon, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa Kanyang ministeryo, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon upang manghikayat ng mga kaluluwa, mailapit sa paanan ng Diyos. So salamat po sa kahabagan at pag-ibig ng Panginoon sa atin pong mga buhay na patuloy po nating nararanasan, bagamat tayo hindi deserve dun sa mga blessings na naibibigay po sa atin ng Panginoon. Salamat sa Kanya dahil minsan may mga pagkukulang tayo, nararamdaman natin, Panginoon, parang hindi ko deserve tong biyayang ibinigay niyo sa akin. Pero salamat sa Diyos dahil yung pag-ibig ng Panginoon, yung kahabagan po ng Diyos sa ating mga buhay, ay patuloy po nating nararanasan. Amen. Ano po, bagamat lahat ng ito, lahat ng pag-ibig, lahat ng bagay na nasa sa atin ngayon na hindi natin deserve ay dahil sa pag-ibig at kahabagan ng Panginoon para amen po sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. So sa pang-apat po na bagay, sa huli po, He helps and enrich us in our daily lives. So sa araw-araw po nating buhay, patuloy tayong inaabot ng Panginoon. Patuloy po tayong tinutulungan ng Diyos na nagpapatunay. Nasabi nga dun sa ating sa awitin na the steadfast love of the Lord never ceases. O yung pag-ibig ng Panginoon na hindi nagmamaliw sa atin. Isang patunay po iyon na sa tuwing sa araw-araw nating buhay,
ay patuloy tayong tinutulungan ng Panginoon, patuloy po tayong inaakay ng Lord, patuloy tayong alam niyo po yung patuloy tayong binibigyan ng Panginoon ng mga pagpapala, binibigyan tayo ng Diyos ng buhay na kasiyasiya at ganap sa kanyang harapan. So at isa ring yung mga kailangan natin na ibinibigay ng Diyos. So at isa rin na mahalaga sa lahat na kapag tayo ay may problema, nandiyan ang Panginoon upang makinig sa atin. Kapag tayo nanghihina, nandiyan ang Panginoon upang tayo palakasin. So sa panahon ngayon, maraming tao ang tumataas ang kaso ng depression at anxiety dahil sa pandemic na ito, sa mga nangyayari, pero hindi malabong tulungan tayo ng Panginoon. Ang Diyos ay laging naririyan. Handa tayong abutin. Kung tayo nakakaranas ng anxiety, kung tayo nakakaranas ng depression, lagi nating ipasa Diyos. Lagi tayong manalangin sa Panginoon na tulungan tayo ng Lord. So sabi nga, kapag tayo nanghihina, pinalalakas tayo ng Panginoon. Amen. Kapag tayo nangangamba, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Kapag tayo nag-aalinlangan, yung kapayapaan nandyan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kapag tayo may karamdaman, yung kagalingan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay, kapag walang nakakaunawa sa atin, alam niyo po may mga panahon na parang kahit parang walang nakakaunawa sa atin, pero ang Panginoon, nauunawaan tayo ng Lord. Amen. Minsan, parang walang nagki-care sa atin. Kung minsan naiisip natin yun, hindi po totoo yun. Ang Panginoon, laging naririyan upang tayo abutin, upang tayo tulungan sa araw-araw Amen. Po nating mga buhay. So, salamat sa Panginoon dahil alam natin na nandyan ang Panginoon. Sa oras na tayo nagdadalamhati, meron tayong kalungkutan, nandyan yung comfort ng Lord para po tayo Amen. Ay abutin. Ano po? Sa tuwing tayo ay nag-iisa, nandyan ang Panginoon. Kung sa tingin natin, nag-iisa tayong humakbang, sa tingin natin, nag-iisa tayo sa humakbang, sa kalooban ng Panginoon, hindi po totoo yun. Lagi natin kasama ang Lord. Kung naiisip natin na mag-isa lang ako, walang nagmamahal sa akin, hindi po totoo yun. Yung walang hanggang pag-ibig ng Panginoon ay binigay po sa atin simula't simula pa. Ano po, yung pag-ibig ng Panginoon na patuloy po nating nararanasan sa atin pong mga buhay. So, at sabi po dito sa isang quote na nabasa ko, sabi dito, God's love is like an ocean. You can see its beginning but not its end. So sabi po ni Rick Warren, yung pag-ibig ng Panginoon ay parang isang dagat. Ano po, nakikita natin yung simula niya, nakikita natin yung simula ng dagat, pero yung hangganan nito ay hindi po natin makikita, hindi natin matatarok, hindi natin masusukat. Kung ang mga bundok ay kaya pang sukatin, ang mga kapatagan ay kayang sukatin, ang lalim ng dagat ay may mga ilog na kayang sukatin yung lalim. Ano po, pero yung pag-ibig ng Panginoon ay hindi po natin masusukat. Unmeasurable po ang pag-ibig ng Panginoon na inialay, na ibinigay para po sa atin. Amen. So, yung walang hanggang pag-ibig ng Panginoon na patuloy po nating nararanasan sa araw-araw po nating buhay, fresh araw-araw, kung yung mga bagay na nabibili natin na bago, pagdating ng ilang panahon ay naluluma, pero yung pag-ibig ng Panginoon para sa atin, bago po araw-araw. Amen. Bago araw-araw ang pag-ibig na inilaan para po sa atin ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-ibig, sa kanyang buhay, sa kapatawaran na naranasan natin, sa mga bagay na hindi natin deserve na ibinigay ng Panginoon sa araw-araw nating buhay, na patuloy po tayong pinutulungan ng ating Diyos. So, sabi po dito sa Romans 8, verse 38 to 39, so basahin po natin, Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So sabi po dito sa Romans 8, verse 38-39, walang makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig ng Panginoon, kahit may yan ay kalaliman ng dagat, kataasan ng bundok, kahit man yan ay mga anghel o si Satanas man, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kahit buhay man yan, kahit kamatayan man yan, ang pag-ibig ng Panginoon ay patuloy po nating nararanasan. Ano po, salamat sa Panginoon dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sariwa araw-araw, bago araw-araw na patuloy po nating nararanasan. Lagi nating iisipin na yung pag-ibig ng Panginoon ay laging naririyan lamang upang tayo ay abutin. Ano po, ang pag-ibig ng Panginoon ay naririyan para tayo ay
patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya salamat po sa Kanya. Tunay niyang walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon para sa ating mga buhay. At isa pang bagay, sabi po sa Isaiah 54 verse 10, mayanig man ang bundok, mapatagman ang mga hills o mga bundok diyan, mga bundok na meron tayo, ay yung pag-ibig ng Panginoon na hindi pa rin po mawawala. Mayanig man ang mundo, ano po, yung pag-ibig ng Diyos ay mananatili para po sa atin. Kaya sa umaga pong ito, kung nararanasan natin na minsan ay nagkaroon tayo ng mga problema, ng mga pasanin sa buhay, lagi lang po natin iisiping lumapit sa Panginoon. Amen. Lagi tayong aabutin ng Lord. Hindi tayo pababayaan po ng ating Diyos na buhay. Amen. Na laging naririyan, na laging handang tumulong sa atin, handang abutin tayo sa anumang sitwasyon, sa anuman pong panahon ng ating mga buhay. So, hindi man love month ngayon, pero yung pag-ibig ng Panginoon, araw-araw po nating nararanasan. Amen. Kaya, purihin po ang Panginoon ngayon pong umagang ito. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpupuri sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Patuloy po namin kayong pinapasalamatan sa umaga pong ito. Salamat sa inyong mga salita. Amen. Salamat, Panginoon, dahil ito po yung nagiging kalakasan namin, Panginoon. Salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig, O Lord, na patuloy niyo pong ibinibigay sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kung meron man, O Lord, na sa amin ay nasa pagkakasala, Panginoon, patuloy niyo po kaming abutin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming tulungan, Panginoon, yes, upang kami makalapit, makalakad, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na gusto niyong ipagawa para sa amin. At yung kami man, Panginoon, ay sumusunod sa inyo at patuloy pa rin kaming hinihila ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Patuloy na itama niyo po yung aming, yes, landas, Lord, Panginoon. Amen. Alam namin, O Lord, na lagi naririyan ang inyong Espiritu, Panginoon, upang kami ay i-lead, Panginoon, sa inyong kalooban, O Lord. Panginoon, marami pong salamat sa inyo dahil sa tuwing kami na may problema, naririyan kayo, Panginoon. Sa tuwing may mga bagay kami na hindi maunawaan, Panginoon, patuloy niyong ipinaiintindi sa amin, O Lord. Salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig para, amen, sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong buhay na ibinigay niyo para po kami ay matubos sa aming mga pagkakasala, para kami malinis, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Panginoon, sa umaga pong ito, pagpalain niyo po ang bawat nanood, ang bawat manonood pa, Panginoon, at maraming maabot, Panginoon, ang inyong mensahe araw-araw, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong mga salita. Araw-araw ay maraming maabot na kaluluwa, Panginoon. Yes, kaya naman, O Diyos, sa umaga pong ito, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, na patuloy niyo kaming sinasamahan, patuloy niyo po kaming tinutulungan sa amin pong mga buhay, Panginoon. Sa buong araw pa na daraan, Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan, tulungan, Panginoon, gabayan, O Lord, sa buong maghapong, amen, itong daraan hanggang bukas. Muli, Panginoon, kami idako ninyo, Panginoon, sa pag-aaral na ito, Panginoon. Kaya naman, O Lord, marami pong salamat sa inyo. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Patuloy namin kayong pinapasalamatan sa aming buhay. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong kahabagan. Salamat sa inyong katapatan na patuloy po naming nararanasan sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, Panginoon, ay tanging sa inyo, yes, po lamang sa tanging makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon ngayon pong umaga pong ito. Salamat po sa Panginoon sa kanyang walang hanggang pag-ibig na ibinigay po para sa atin. Muli po, isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpupuri. Amen. At pagpalain po tayo ng Panginoon.